Mga biyahero, handa na ba kayo sa panibagong biyahe? Handa na ba kayo sa bagong makakasama? Isang biyahero na ready to go! Mga biyahero, ngayong araw, hindi ako si Drew! Ako si... Correct! Drura the Biyahero Explorer! You heard that right, biyaheros! Drura to the rescue! Para samahan kayo sa isang biyahe, hindi papagurin ang katawang lupa nyo. Dahil ang totoong bakasyon, nakakakalma, nakapagbibigay ng sapat na pahinga, at nakawawala ng problema, lalo na kung abot kaya. Makakasama ni Drura ang ating Biyahero correspondent na si L. At hahamunin natin siya sa isang 100 peso challenge. Kailangan pagkasyahin niya ang tumataginting ng 100 pesos sa bawat lugar na pupuntahan niya. Misyon, dalhin kayo sa lugar na maganda at hindi pa kayo pamilyar. Pero syempre, mura at biyahero friendly. At mukhang may pasok na sa lahat ng hinahanap natin. Haha! Tara! Drura Gusto Dolores Quezon! Kung tatanungin kayo kung ano-anong mga bayan ang alam nyo sa Quezon, maaring konti lang ang nakakakilala sa bayan ng Dolores. Ito ay isang 4th-class municipality na napalilibutan ng Nagkarlan, Laguna sa Hilaga, Chaong Quezon sa Timog, Lukban Quezon sa Silangan, at Candelaria Quezon sa Timog Silangang bahagi. Kung alam nyo naman ang Mount Banahaw at Mount Cristobal, napagigitnaan din ng dalawang bundok na ito ang bayan ng Dolores. Ang Dolores Quezon po ay kilala sa faith tourism, kasama na rin po dyan ang Our Lady of Sorrows at saka na rin po ang mystical Mount Banahaw. Ang farm na ito ang isa sa mga destinasyong makikita sa paanan ng Mount Banahaw. Ito sila nagtatanim ng local wild raspberry na tinatawag na sampinit. At para mapuntahan natin ang farm, kailangan ni Drura ng tulong nyo, biyaheros. Ang biyahero mission naman natin ngayon, hanapin kong aliin sa dalawang farm na ito ang nagtatanim ng local wild raspberry na tinatawag na sampinit. Oh, tingnan nyo, saan kaya rito mga biyahero? Left or right? Right! Tama! Sa right na! Vamos, biyaheros! Ito ang bangkong Kahoy Valley na matatagpuan sa barangay Kinabuhayan. Tinawag itong bangkong kahoy dahil may isang puno raw dito noon na kayang yumuko. At kapag nangyari ito, nagmumukha itong bangko o upuan. Kahoy dalaga ang tawag daw nila sa punong ito. Sa paglilibot dito, ready rumampa ang proud Quezonian beauty queen na si Elle. At game naman niyang tinanggap ang ating 100 peso challenge. Tulad na lang ng pagtanggap niya sa hamon ng pagsali sa iba't ibang beauty contest. 18 years old siya nang magsimulang sumali sa pageants. Mula noon, sunod-sunod na ang napalunan niyang beauty titles. Kabilang na riyan ang Binibining Quezon Kabataan 2015, Miss Pagbilao 2018, at bagong magpandemya, naiuwi pa ni Elle ang titulo ng Binibining Nyugyugan 2019 fourth runner-up. Hakot award naman pala itong si Elle, kaya siguradong kayang-kaya niyang ating 100 peso challenge. For as low as 70 pesos, mai-experience mo na ang natural beauty ng Bangkong Kahoy Valley. And there's more! Nag-offer sila ng 20% discount if you are senior citizen, person with disability, and student. At kapag meron kang kasamang minor like 7 years old and below, free of charge ka na. So, ano nga ba ang mga requirements? Kailangan lang
If galing ka sa ibang bayan, ESPAS approval coordinated with the tourism of Dolores, Quezon, valid IDs, and of course, your vaccination card. This place had been here for quite some time. Actually, my great-grandfather have founded it in the mid-1800s, ano, mga 1850s nang nandito siya. During the time, halos pamilya lang ang nandito. Ngayon, napupuntahan na siya ng mas maraming tao. Start kami dito in 2007 as a tourist destination. It's about the environmental and ecological balance protection. Yun ang target initially, but I was able to understand kung ano yung needs ng tao para sa protection. At the same time, kumita ang mga tao in terms of ecotourism. May lawak na 17 hectares ang lugar, pero sa ngalan ng pangangalaga sa kalikasan, bahagi lang nito ang kanilang ginilaw. Halos virgin pa na kapaligiran. Ano? Kita nyo na dito eh, halos lahat green. Ano? Daming puno. Ang feeling kasi ng mga tao kapag pumupunta sila rito, ano, ay they're at home. Malawak din ang kanilang camping area kung saan pinapayagan ng overnight camping sa halagang 150 pesos. Pero ang dapat nyo raw matikman dito, ang kanilang sampinit shake worth 60 pesos only. It's taste test time for Elle! Ngayon, tikman naman natin ang raspberry shake na ipinagmamalaki ng Bangkong Kahoy Valley. Tamang-tama yung sweetness niya. And the fact na rough yung texture ng raspberry, nagme-melt siya. It's like popping inside your mouth, which is good. So, I really must try when you visit Bangkong Kahoy Valley. Siyempre, mas gustong matikman ni Drura yung fresh na sampinit. Bagong pitas lang yan. Natin itong container. Wow! Napakapula naman na ito. Ha! Tikman kaya natin. Alam mo, sinasabi nila, minsan hinahanalo din ito sa smoothies or ginagawa nilang shakes or baka nga pwede pang itigawing topping sa ice cream. Ha! Subukan muna natin kung anong lasa niya. Natatakot ako kasi sa totoo lang, hindi ako makain ng strawberry. Lalo na nito. Uy, naku, nakakasakot siya. Woo! Hindi siya matamis. Kita naman sa mukha ko, di ba? SKL? O, share ko lang, Biyeros. May acids na effective agent daw sa pagpapaputi ng ngipin ang pinsan ng raspberry na strawberry. Walang masama akong susubukan para sa inyong pearly whites, lalo na ngayong February na ipinagdiriwang nating ang Oral Health Care Month. Ngiti naman dyan, Biyeros! Bukod sa sampinit, may mga pagkain silang inihahanda rito na hindi nyo akalain gawa pala sa gulay. Pwedeng pambudol sa mga bagets na inayawa ng veggies. Ang Biyahero mission naman natin ngayon, hanapin kung alin sa mga pagkain ito ang gawa sa mushroom! Tulungan niyo naman akong piliin kung ano-ano ito, mga Biyahero! Okay! Ito? Okay! Ito rin ba? Tama! Muy bien! Lahat ng yan ay gawa nga sa mushroom! Yay! Busog-lusog, kamote at kabute specialties ang matitikman dito. Nariyan ang kamote fries, mushroom nuggets at ang mukhang sosyal pero swak sa bulsang mushroom burger na mabibili sa halagang 70 pesos lang. Aba, pasok sa 100 pesos challenge ah! Kaching kaching! Sa farm naman ito, ibang level ang lawak. Sa laki ng 10.9 hectares, napakahaba ng listahan ng mga pwedeng gawin dito. Kung ang hanap mo ay malamig na klima, relaxation and meditation, pwedeng-pwede ka dito sa Lukong Valley Farm. 100 ang entrance fee at 200 pesos naman kung gusto mong mag-camping. You will feel one with nature. Ika nga nila dito, hashtag Happy Farm! Panalo ang staycation experience dito dahil ang mga villa may mga temang naaayon sa hinahanap nyo.
Sa music room, magpakabibo na ang mga marunong tumugtog ng piano o gitara. Sa reading room, basa-basa ng iba't ibang klaseng libro. Sa game room, walang mga gaming device dito, kundi mga board games. At sa English bar room, may video ke. Aba, you can sing your hearts out, mga biyero. Pwedeng i-book sa halagang 5,000 pesos per night ang bawat kwarto. At kasya ang apat na happy biyero. Abot kayang presyo para sa sulit na staycation ng pamilya o barkada. Ang Lukong Valley Farm ay DOT accredited for agricultural learning. Kaya kung mapapansin nyo sa aking kaliwa, napakaraming pananim dito. At dito sa aking gawing kanan ay ang dragon fruit plantation. Dahil hindi panahon ng dragon fruit ngayon, ibang specialties muna ang susubukan ni Elle. Nakatikim na ba kayo ng turon? Hindi yung regular turon ha, kundi spicy turon. Ang bawat serving na kasya sa dalawang biyero, 70 pesos lang. Pasok pa rin sa ating 100 peso challenge. Ngayon naman ay titikman natin ang ipinagmamalaking spicy turon at kulawo ng Lukong Valley Farm. So, let's try! Ayan, nakikita ko na yung sili. Para siyang kumakain ka ng dynamite. Nararamdaman mo yung tamis nung saging at saka yung strip ng sili. Well, anyway, maganda siya kasi hindi siya ganun ka spicy. In favor para dun sa mga hindi mahilig sa extra spicy na pagkain, pero gusto ng twist sa mga pagkain. I like it. Ngayon naman, tikman natin yung kulawo. Ito daw po ay puso ng saging with gata. Ang may aftertaste siya, parang smoke, parang pinausukan, pero according sa owner, hindi siya pinausukan. Kumbaga piniga siya, pero ganun yung taste niya. And parang kumakain ka lang din ng ginataang langka. Wow! Napaka-distinct ng mga menu na to dito sa Lukong Valley Farm. Kung namangha kayo sa lawak ng farm na yan, nako, wala kayo rito sa Gunaw Lake. Sakop ito ng magkatabing barangay ng Dagatan at Bunggoy. Ayon sa mga lokal, mula sa malayo ay hugis kawali raw ito. Tingnan nga natin. Aba, hugis kawali nga, biyeros. Pwede nang mag-isa. Itong pangunahing pinagkukunan nila ng iba't ibang isda tulad ng tilapia, kito at dalag. Kung magandang panahon, pinapayagan nila ang mga bisita ng mga isda. Pwedeng iuwi ang mga mauhuling isda na mabibili lang ng 80 to 120 pesos per kilo. Not bad! Since we have a balanced ecosystem po, marami po tayong pwedeng gawin. No? Pwede po tayong mag-hiking, biking, trekking, camping, marami pa pong iba. Lahat ng ito ay pwedeng gawin sa Kubli Farm, Arts and Nature Camp na matatagpuan sa Barangay Dagatan. Ang tubig sa batis ay nanggagaling sa Mount Manahaw at pinaniniwalaang nakapagpapagaling daw. Sa ngayon, wala pang scientific evidence na makapagpapatunay nito, biyeros. Pero sigurado lang, nginig levels ang lamig ng tubig. Kung gusto nyong ma-enjoy ang Kubli Spring, ang entrance fee is 100 pesos. Pasok na pasok sa ating 100 peso challenge. Pero pwede din naman kayong mag-overnight worth 150 pesos. Ano-ano nga ba ang requirements? First, kailangan ng pre-booking. Bawal muna ang walk-ins. Handa ka na bang suungin ng malamig na tubig ng Kubli Spring, Elle? Medyo ninenervyos ako kasi ang lakas ng tunog ng tubig. Tsaka feeling ko sobrang lamig at sabi ng locals parang 7 feet daw yung lalim. Medyo mababa ako. So pero kaya yan. Let's do it. Ang lamig ng tubig. Pero nararamdaman mo yung refreshment since hindi siya katulad sa dagat na maalat. Dito walang lasa at saka nakakatawa kasi natural siya. Dumadalo yung tubig plus clear pa yung tubig. Hindi ganun kalamig kapag nakababad ka na
Pero once na umahon ka sa tubig, dun mong mararamdaman yung coldness ng water. Pero it's worth it! Woohoo! Bukod sa spring, may man-made pool din dito. Kasama rin sa babayarang entrance fee ang paliligo sa spring at pool. Pwede na, di ba? Pero kung chill mode kayo, go for fishing! Marami raw ditong tilapia na pwede niyong hulihin at bilhin sa halagang 95 to 100 pesos per kilo. Kung mas chill na activity pa naman ang hanap niyo, subukan naman ng boating. Kasya sa isang standard boat ang hanggang 4 tabiyero. Kung pagod na sa buong araw ng pamamasyal, may mga matutulugan din dito. Ang kanilang accommodation options, may pang small at big groups. Naariyan ang kanilang regular cottage na tinatawag na tipi hut for 1,500 pesos per night at good for 2 persons. At ang kanilang bagong accommodation na binuksan lang nitong Pebrero, ang Earth Dome. May 3 kwarto ito at kasyang 10 tao sa bawat kwarto. Perfect for retreat and team building activities. Mayroon pang kakaibang ventilation system kung saan malamig tuwing summer at mainit kapag malamig ang panahon. Ang talagang bentahin ng Earth Dome? Ang paggamit nila ng eco-friendly materials sa pagtatayo nito tulad ng mga bato mula sa Kubli Springs. Mother Earth is smiling, guys! Good job! Mga Biyahero, sa paanan ng isa sa mga bundok na ito, makikita ang finest native ginger and turmeric. Alin kaya rito? Sa Mount Banao kaya? O sa Mount Cristobal? Tama! Sa paanan ng Mount Banao nga! Galing! Cheers tayo! Sarap kasi ng... Sarap talaga ng salapat. I love it. Ang turmeric at ginger, madalas nating nakaliligtaan. Kadalasan sa tinola, ito'y ginagamit. At dagdag pampalasa sa manghang na curry. But wait, akalain nyo ito'y pwede palang inumin? Gawing tsaalang yan! Goodbye sa sakit ng tiyan! Immune system, mapalalakas niyan! Habang ang blood pressure, bababa din! Sa mga gustong magpapayat, pwede rin! Huwag nyo lang tutunggain! Marami pang ibang benepisyo, pero pagod na ako mag-ensayo. Ang turmeric at ginger, maganda sa kalusugan at hindi mabigat sa bulsa. Bow! Sa ngayon, mayroon mabibiling 3 ginger brew variant sa Dolores. Ang ginger brew with moringa, ginger brew with honey, at ginger brew with oregano. Bukod sa luya, isa pang inaani rin sa paanan ng Mount Banahaw ang kape. Produkto ito ng Pinagdanlayan Multi-Purpose Cooperative. Taon-taon, nakakaani sila ng humigit kumulang 20 tinolada ng green coffee. Makasisigurong 100% robusta at excelsior raw ang mga kape dito. Parehong matapang at kayang-kaya kang ipaglaban. Sabi! Nakakalaga lang ng 100 pesos ang isang 250 gram pouch ito. Patok na pampasalubong kapag pumunta kayo ng Dolores. Bukod sa makukulay na piyesta at nagaganda ang isla, nariyan ang kanilang masasarap na pagkain. Sabi nila at naniniwala din ako, the best way to get to know the place is through their food. Kaya for this mission, kailangan nating magluto at kailangan nating lutuin base sa clue na ibinigay sa atin. Basahin natin, pagkain inilalagay sa llanera pero hindi pang himagas. Sanisari ang sangkap pero siguradong masarap. Ha? Ano?
na ito? Well, kami nga nila isang tatak kesyo na pagkain daw na hindi pwede niyong matikman kapag pupunta kayo rito. Siyempre, ang hardinera! At yan yung susubukan natin lutuin ngayon. Ang hardinera, para siyang pinaghalong minudo and embutido. Minold mo siya sa llanera. So yun yung siguro minabalik-balikan nila yung lasa nun. Dahil sa hugis ng hardinera, tinatawag din itong Quezon meatloaf. Ito raw ang paboritong kainin ng ating dating Pangulong Manuel L. Quezon tuwing bibisita siya sa probinsya ng Quezon. Dekalidad ang lasa ng hardinera dahil sa dami ng sahog nito. Padalas itong inihahanda tuwing may espesyal na okasyon tulad ng piyesta. Rawr! 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 Mga biyero, kailangan natin ilipat lang dahil nawalan tayo ng gasol. Thank God, meron tayong electric cooker. Medyo malambot na ang ating pork. Woohoo! Kailan natin ilagay ang ating patatas, ang ating carrots, at ang ating sausages, and luncheon meat! Rah, rah, rah! Okay, mga biyero! I think napalamig na natin ang ating nilutong pagkain at saka natin ilalagay sa salin sa ating llanera. Naglagay na tayo ng pineapple at itlog, hard-boiled egg. At, di ko alam kung tama yung ginagawa ko. Yan. Ganyan. Lagay dito din. Woohoo! Ganyan dito. Saka natin maglalagay ng once again, hindi ko alam kung tama yung ginagawa ko. Pero, lagyan natin ngayon ang llanera with itlog. Pang dalawa lang pa lang yan, yung itlog! Anyway! Ayan! Kumana na tayo! Hayaan lang itong maluto sa steamer ng 30 minuto. Hindi ko talaga alam kung gano'n talaga yung itsura, pero congratulations, Drura! Oh, wow! Look at that! Para siyang niluto ni Frankenstein! Tikman nga natin! Don't shut your book by its cover, Biyeros! Delicioso! Ang niluto nating hardinera, isa sa mga bestseller sa kainang ito sa barangay Dagatan. Ang kanilang special hardinera, pwedeng pagsaluhan ng 3 tao sa halagang 300 pesos. Bale for 100 pesos each, pasok pa rin sa ating 100 peso challenge, mga biyero. Sa 8 taon nilang pagluluto at paghahanda ng Filipino food, ang iba pang putahing tumatak sa kanilang customers ay ang crispy pata, seafood chapsuy at pancit chami. Siguro yun yung mga paborito talaga ng mga Pilipino, especially dito sa Quezon, yung like chami, yun yung mga binabalik-balikan. Lalo na yung mga nasa mga taga-ibang lugar, taga Manila, yun yung laging binabalikan nila. Ang pansit chami ang pinagmamalaking tamis ang hang na pansit na mula sa Lucena, Quezon. Pero ano kaya ang kaibahan ng pansit chami ng Dolores? It's for L to find out! Ngayon, titikman naman natin ang some of the best sellers ng Gemery's Place. We have seafood chapsuy, fried chicken, crispy pata, chami, kalabaw or ginataang kalabaw with pako,
and the famous sinigang na lapu-lapu. So, eating time! Let's try chami. Hindi siya tinipid sa ricado, which is very good. Creamy din siya. Aside from that, nagahalo yung tamis sa anghang, which is para sa akin personally, ang sarap. Kumusta naman kaya itong ginataang kalabaw with pako? Well, first time kong kumain ng kalabaw, so let's see kung ano nga ba. So, meron din pala siyang papaya. So, tikman natin yung pako. And of course, yung kalabaw. Try muna natin yung kalabaw. Wow! Talagang soft siya, malambot. That's it! Meron siyang aftertaste na distinct. Somehow, parang taste siya ng beef, pero nag-uumapaw yung gata, which is creamy plus, I like the aftertaste, medyo sweet. Tikman natin yung pako. Uy! Can you imagine, crunchy yung pako and best combination yung gata with pako. Yun yung mapapasabi kang extra rice, please. Tikman natin itong famous sinigang na lapu-lapu. Let's take a sip. Tama yung asim. Hindi siya ganun ka-asim, pero alam mong nandun yung lasa ng mga gulay, especially yung soft meat or yung white meat, which is yung lapu-lapu. Now, it's time to taste the lapu-lapu. That's it. I like yung softness nung lapu-lapu. And parang nanunoot yung lasa nung gulay na nakalahok sa sinigang. Talaga nga namang mapapabisita ka at mapababalik sa sarap. Blockbuster din ang pancit charm sa Cafe de Dolores sa Barangay Bagong Anyo. Itinayo ito noong 2018 at ilan daw sa dapat matikman dito ay ang kanilang special chicken. At ang pamatid uhaw at refreshing na melon shake. Madali naman hanapin ang Latags by Vicente dahil nasa tabing kalsada lang ito. Kaya ang mga turista at motorista, ito ang madalas na stopover para kumain at magpahinga. Meron din silang mga panghimagas na kakanin tulad ng kutsinta at puto with cheese. Isang agricultural municipality na may total land area of 6,035 hectares ang bayan ng Dolores. At inilaan ang 80% dito para sa crop production at livestock. Malaking bahagi pa ng Dolores ang napaliligiran ng mga puno. Kaya nakita nila ang potensyal ng isang lugar sa Barangay San Mateo na puno ng mga puno ng mahogani. Mga Biyahero, ang susunod nating destinasyon, wala raw entrance fee. Gustong-gusto natin yan! Kaya, ano bang hinihintay nyo? Vamonos! Binuksan ang mahogani man-made forest sa publiko noong Disyembre 2020. Ang naging inspirasyon daw nila rito, ang sikat na man-made forest din sa probinsya ng Bohol. Kung pupunta rito, pwedeng drive-thru. Pero karamihan ng mga Biyahero, talagang bumababa ng sasakyan para maglakad-lakad at makita ang ganda ng mahigit sa 150 mahogany trees. Welcome to Drive-Thru Mahogany Man-Made Forest, kung saan ang ating 100 peso challenge ay pasok na pasok dahil dito, libre! At dahil kilala ang Dolores Quezon sa faith and wellness tourism, dito pwede kang mag-stations of the cross
At para naman sa mga millennials, pwedeng-pwede ditong mag-selfie-selfie! Hinihikayat nila ang mga bumibisita rito na subukan ang forest bathing o ang art of doing nothing. Ito yung literal na wala kayong gagawin kundi mag-relax at magpaduyan-duyan sa ilalim ng mga puno. Kaya sa pagpasyal dito ni Elle, mas lalo niya raw pinahalagahan ang yaman ng kalikasan. Hindi mo aakalain na sa gitna ng mainit na daan, may naghihintay sa iyong lilim na pwede mong masilungan. Isang biyaheng sulit at hindi makakalimutan na naman ang natapos natin, mga biyahero. Maraming salamat sa pagsama! Or should I say, gracias! Hasta la vista, amigos y amigas! Woohoo! Sa pagbisita natin sa Dolores, marami akong natutuhan. Hindi kailangan gumastos ng malaki para masulit ang biyahe. Kaya palang makapagpasaya ng hindi nabubutas ang bulsa. Dahil ang totoong kabuluhan ng bawat paglalakbay ay yung sa pag-uwi mo'y baon mo ang payapang isipan at nakapagpahingang katawan. Para sa swabing bakasyon, parne na sa Dolores, Quezon!